Magandang araw mga kaibigan. Kumusta po kayo? Ako nga pala si Pastor Jun. At nandito nga po tayo sa ating series na pinamagatang ko, Turning Your Anxiety into Anxiety from Worry to Worship. At nakakatatlo na nga po tayo. Ito po ay sinimulan natin sa tema na kung saan sinabi natin na in dealing with anxiety, always remember that do not let your past paralyze you. Pangalawa, do not let your present circumstances define who you are. At ang pangatlo po ay do not let the uncertainty of the future falter your hope. At tayo nga po ay pupunta na sa pang-apat. Ang issue po noon ay naging warrior si Gideon. Pero tinawag siya ng Panginoon hindi para maging warrior, kundi alam naman po natin, at yan yung pag-aaralan natin, nakapag-focus po tayo ng mga nakaraan sa sagot ni Gideon. But this time, mag-focus po tayo kung ano ang sinabi ng Angel of the Lord. Kung sino po talaga si Gideon. At malamang at sa malamang, yun talaga siya. At yun yung panghawakan natin mga kapatid. Una, sabi dito, kung may mga Biblia po kayo, bakit hindi nyo po kasamahan sa Judges Chapter 6, verse 12. Mag-backtrack lang po tayo ng konti. The Lord's messenger appeared to him and said to him, "The Lord is with you, courageous warrior." The Lord is with you, courageous warrior. O sa ibang version po, mighty warrior. Ang tanong ko po, meron na bang nagawa dito si Gideon na kung saan nakapanalo na pa siya ng giyera? Malamang at sa malamang, wala po. Pero kita niyo po ang unang in-establish sa kanya ng anghel ng Panginoon, kundi ang kanyang identity. Kapatid, in dealing with anxiety, always remember this. Pang-apat, that God has already established your identity. God has already established your identity. Tayo po ay lumaki sa mundo. Lumaki po tayo sa kultura na kung saan nade-define ang ating pagkatao sa ating itsura, sa kung ano ang pwede mong gawin, sa kung ano ang pwede mong mayambag. Dati po ang insecurity ko po ay ang aking ilong. Pangupo ako, hindi lang po halata. Dati, naku, ang pangit-pangit ko, pangu yung ilong ko, parang yang-iya ako sa ilong ko. Lord, bakit pangu yung ilong ko? Pero na-realize ko, na ang identity ko ay hindi nakabase dito sa ilong ko. Nakabase sa kung paano ko tingnan ng Panginoon na ako ay special, minsan special child, pero ako ay importante, ako ay unique, na hindi porket pango ang ilong ko ay mas mababa na ang pagkatao ko. Alam niyo kapatid, nagpapasalamat talaga ako kay Lord na yung ilong ko ay hindi baliktad. Kasi kung baliktad yan, malamang at sa malamang, hindi na ako makakalangoy dahil lagi akong lunod. Ganyan din siguro ang nararanasan nyo. Sometimes this world, dinidefine tayo base ayon sa ating kutis, ayon sa ating itsura. Pero hindi yan ang tingin sa iyo ng Panginoon, kapatid. Remember, si Gideon, wala pa siyang ginagawa. Wala pa siyang pinapatunayan. But God has already established His identity, that He is a mighty warrior, a courageous warrior. Let me remind to you this, my friend. Kapatid, kahit wala kang gawin, special ka sa Panginoon. Wala kang dapat patunayan. Wala kang dapat patunayan sa mundong ito. Dahil you are very valuable. Always remember that. You are always valuable sa mata ng Panginoon. Ano man ang sabihin ng mundo sa iyo dito, kapatid, hinding-hindi makukumpara yan kung paano ka tingnan ng Panginoon. Therefore, let us walk with security na hindi tayo may insecure kung ano ang meron tayo, kung ano ang itsura natin, kung ano ang ibinigay sa atin ng Panginoon, kung ano ang talento natin. Kasi sa paningin ni Lord, tayo po ay pantay-pantay lang. Sabi nga dito, God sees you as a warrior and as a victor. So every time Satan reminded you of your past, always remember that God sees your worth. Don't allow your situation in life define your true identity. Ang identity po natin ay nasa Panginoong Jesus. At tulad ng kay Gideon po, ang identity niya ay hindi ayon sa kanyang ginawa, kundi ayon sa inyong pagkatawag.
Always remember, my friend, that in dealing with anxiety, that God has already established your identity.